So guys, eto na, nandito na tayo sa bahay. Eto na yung community natin, no? Ang bilis mag-sprout. Eto yung mga kapitbahay namin, parang lilipat na siguro sila, siguro mga next month. Diba ang bilis? June? Eto na yung kapitbahay namin, no? Napansin ko sa kulay nila, mga beshi, no? Parang pareho sila ng kulay halos. Ano sa community na to? Halos pare-pare sila ng kulay. Gray. Ang pinili kong kulay sa akin, kasi ayoko maging parang ganyang kulay. Kasi napipili ko na parang magiging ganyan ng kulay. So akin medyo parang light green. Para kakaiba naman siya, mga beshi. So tinan nyo, ayan o. Ganyan na itsura sa labas. Magalan natin parang di kayo mahilo sa aking pagpa-vlog. So dito sa side na to is puro mga front attached garage. Dito naman is ito yung mga nasa likod yung garahe. Teka lang, makababa si mama. Ayan, lako lang to. Kasi kasama namin itong mga doggies. So, eto na ang itsura ng gilid. Sa gilid, eto. Dito yung sa side namin. Sa kabila is yung zero lot. So, ibig sabihin ng zero lot, mga beshi, sagad yung parang back, yung parang fence. Kumbaga na dito na yung parang pinaka fence na yan. Wala kami masyadong lakaran dito. Kasi nandun yung pinaka side edge ng kapitbahay. So may space sila doon. So ayan, mga kalat dito. Sige, diyan kayo magkalat, mga beshi. Itong concrete, ito nabuhusan na nila yan. Ito yun na up. Hindi ko na kung makikita nyo, pero ito yun na yan. Ito yung pinaka window sa basement. Marami siyang window sa basement. Eh. Mayroon siyang window dito sa gilid. Para very bright yung ano natin, basement. Ito, may window din sa base. At meron pa isa pang window. Tapos ito yung side entry. Ayan. Meron na siyang metro ng tubig. O, diba? Ito yata yung metro ng electricity. Ito yung sa tubig. Ito yung sa electricity. Ito yung sa likod niya. Ito na yung kapitbahay sa likod. Grabe, no? Ito kasama na rin to sa pinagawa namin. Kasama na siya sa ano, parang build. Yung steps. Di kami nagpagawa ng deck kasi nga gusto namin, meron kami kakilala na gusto namin na go to ng paggawa ng deck. Ito yung pinaka-itsura niya sa pinakalikod. Ayan. Ganun pa rin siya, mga best. Wala pa rin kaming bintana sa likod. Ewan ko kung bakit. Dad, sarado yung ano niyan? Sarado daw yan, Dad. Sarado yan, Dad. Sarado, Dad. Tinan mo. Ay, mahirap pa kang buksan yan. Mahirap isara yan. May ekis yan, tinan mo. Para ang binubuksan nila yung harap, Daddy. Anyway, doon tayo mag-ano sa pinakaharap para mas ma-appreciate nyo. Dito tayo sa pinakaharap mag-entrance. Para mas ma-appreciate nyo. Grabe, no? Bilis. Actually, mabagal pa nga siya. Kasi nga dapat ang pinaka July. Ano na ngayon? May na. Mag-end of May na. So, ito. May malaking window dyan. Tapos, ayan. Kung makikita nyo, ang hindi ko pinili. Meron kasing choices na flat lang. Parang ganun. Parang flat lang siyang ganyan. Or gantong klase. Ayoko ng patusok na triangle, kaya ganyan ang pinili kong design. Tawag ko kung makita nyo sa gilid eh. Sandali lang. Hindi siya kite. Parang ganun siya. Parang ganyang itsura. Ayoko kasi ng patusok. Hindi ako nagagandahan sa kanya. So ayan ang pinili kong facade. So ngayon, ayan. Ang laki ng ating pinaka-patio. At least. Ito, masok tayo sa loob. Feeling ko naman bukas to. Same pa din halos yata. Same pa din. Ito yung pinaka window sa harap. Parang ito. Ayan pa din siya, mga best. Wala pa rin pinagbago. Ito pa rin yung kitchen area. Kitchen area. Andyan yung pinaka island. Dyan ilalagay yung I believe dyan yung fridge. And ito yung pinaka living room area. So living room area ito. Ito yung window. Tapos ito
closet yan. Isa to yung kasama din ng living room. Tapos ito yung dining. Dining yan. So, dining, kitchen. Tapos ito, pinaka-hallway. Tapos ito yung pinaka-daan pababa ng basement. So, separate entry siya kapag may mga bisita, di ba? Pwede siya pumunta dyan. Ito yung kwarto ni Mami Daddy. Parang wala naman yata na bago, sabi ni Mami Daddy. Ito yung, alam ko kung ma-appreciate nyo, dito tayo, sa pinakadulo. So kung nandito tayo, mga beshi, yung pinaka-entrance nyan. Pagpasok nyo, pakanan, ito yung kwarto ni Mami Daddy. Pakaliwa, pataas, ayun yung pinaka-papuntang second floor. Sa kwarto ni Mami Daddy, and parang hindi na sila umakyat, hindi sila nahihirapan sa mga sa stairs. Meron na siyang washer and meron na siyang washroom. Diyan. Tapos ito meron silang, meron kaming powder room dito sa gilid. Nakikita niyo. Ito na yung powder room sa gilid. Pagtaas niyo para sa mga bisita, ito yung powder room. Maliit na powder room lang siya, sana matapos. Nang bongga. Ayan. Tapos ito yung bukas pa. Ito yung taas. So, ito is insulation. May nag-correct sa akin dati sa previous vlog ko. Insulation is for the heat. It's not for fire. It's for the heat para hindi malamig. Diba? Ito pa. Akyat tayo. Akyat, akyat, akyat. Parang... Yung kita mo yung... Wala pa siyang electricals, no? Wala pang electricals, no? Wala pa. Wala pang nababago. As in, walang nangyari. So, ang tanging nabago lang is yung... Ang tanging nabago lang yung ano, no? Yung concrete. No, Daddy? Concrete lang yung nadagdag. Yung concrete? Sa basement? Oo. Pumasok na sa basement? Hindi. Ito... Diba, pag-akyat mo. Ito is another living room. Tapos pakaliwa mo dito, sayo lang. Para mas ma-imagine nyo. Ano kaya nangyayari? Living room. Doon is bedroom 2. Dito is bedroom 3. Tapos ito yung laundry area. Tapos may washroom dito. So ito yung washroom. Shared washroom dyan. Kaya may tub na yan. Tapos ito yung bedroom 3. Bedroom 2, bedroom 3 para sa guest. Tapos, ayan yung masters. Yan. Yung malaki niya, masters. Yan. May kasama na ensuite, tsaka walk-in closet. Ayan. So, check natin yung pinaka masters namin ni Brian. Ito yung pinaka masters bedroom. And, in-expect ko, ang in-expect ko talaga is by this time, sorry, ay madilim. Ang in-expect ko by this time is meron na silang at least na-start na yung mechanicals. Pero siguro kasi wala pa silang materials and then staff is nade-delay sila. Ayun ang dinasabi sa akin ng Brookfield. So, ayun. So, ito na yung update natin ng ating bahay. Medyo, hindi ko alam kasi sabi nila, noong una-una is July, August, September. Ngayon naging August, September, October ang possession date. And medyo nag-aalangan ako sa listing ng ating lumang bahay kung kailan ko siya ipapalist kasi nga ipagbebenta natin yung lumang bahay natin. And ayun. So nagagahol din ako kung ano magagawin natin sa lumang nating bahay. Kung kailan ko ba siya ipapalinis. So na ipavacuum ko na siya, pinalinis ko na yung pinabonggang linis ko na yung vacuum kasi medyo naihian na nadumihan nila Kimor yung carpet natin sa kabilang bahay. So kailangan siya ipalinis ng bonggang-bongga. And ayun nga, tsaka ang dami pa namin na dapat ayun sa kabilang bahay. Pero yun nga, hindi ko siya matansya kung kailan siya dapat ipalinis ng bonggang-bongga lang yung mga washroom. Kasi nga, hindi ko alam kung kaya kami makakalipat dito. But anyway, so that is the update for today's video. So sana nagustuhan nyo. Don't forget to
like and comment kayo mga beshi, no? And subscribe, no, mga beshi. Ang dami nanonood ng ating videos pero hindi kayo naka-subscribe. So make sure you subscribe, mga beshi. So that's it for today's video. Bye muna.